So itong dalawang pamangkin nyo po, ito po'y namolestya po ng lolo nila? Opo, sir. Biological lolo po? Hindi po, sir. Kinakasama lang po ng lola po nila. Makatala po kami alam dyan. Hindi po nangyari. Hindi man tumira dito yung mga apo ko eh. Hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Kailangan magbigay sila ng ebidensya. Ikaw po ay makakasuhan ng rape. Ano masasabi mo, lolo? Kung totoo. Eh, sabi po ng medical legal sa pulis eh, totoong nagalaw yung bata. Oh, dinidiktahan ka ni Lola. Lolo, kuha ko sa'yo, kumuha ka na ng magaling na abogado dahil malamang sa malamang, ikaw ay makukulong. Siguro pati si Lola, para naman di ka malungkot, para palagi may takadikta sa'yo kapag ikaw hinipuhipuan ni Peryong at saka ni Tagol, isama mo na si Lola kasi yun atang tagasangga mo eh. Auntie, tututukan po namin itong kasong ito. Bibigay ko kami lahat ng klaseng suporta sa inyo at doon sa mga bata. Sir. Maraming salamat po, opo, sir. Dito sa isang bayan sa Bataan, naninirahan ngayon ang dalawang magkapatid na ginahasa ng live-in partner ng kanilang lola. Ngayon ay sasamahan natin sila na mai-refer sa MSWD for counseling. Mahasamahan din natin sila sa PNP para makapag-file ng kaso laban dito sa kanilang lolo. At sila na rin ay matulungan ni Idol Rafi kung ano man yung maaari nating maitulong sa kanila. Hello po, ma'am. Gandang tanghali po. Good morning. Ma'am Ledeline, no? Gusto namin kayong kamustahin at yung mga bata. Kailan po ba sila napunta po sa inyo pong bahay? Nung nag-lockdown po, ma'am, nung March po. Bali, inuwi po sila nung kuya po nila, ma'am. So, kailan po ninyo nalaman na ganun yung mga nangyari sa bata? Nung pong September 12 po, nitong taon lang po na to. Kamusta na po ba yung kalagayan ng mga bata matapos na sila ay madala po dito sa inyong pong bahay? Ayun po, ma'am, napapansin ko po sa kanila na ganyan po sila lagi. Malungkot po. Palibasa po siguro kakamatay lang po ng mama po nila. Baka po naaalala nila yung mama nila. Okay. Kailan po ba pumanay yung kanilang nanay? Noon lang pong January 17. Ano po ba yung ugali ng dalawang bata na ito bago po naharap sila sa ganitong sitwasyon? Mabait naman po sila, ma'am. Ilan po, tahimik. Minsan dala po ng pagkabata po nila. Matitigas po ang ulo. Pero mabait naman po sila. Masunurin naman po sila. Nakipag-usap na po ba kayo sa lolo at lola po ng mga bata? Nung minsan po, ma'am, pag after po namin na makausap si Sir Idol, sumugod po dito yung lola niya. Nagsisigaw po dyan. Bali, ang ginawa ko po, dinala ko po siya sa aming barangay hall para doon po kami mag-usap-usap. Parang sinisigawan po kasi niya itong mga bata. Sabi ko, kausapin niya po ng maayos dahil natuturama po sa kanya yung mga bata. Kasi po, bago po inuwi dito ng kuya po nila yung mga yan, sinasaktan po yan ng lola po nila. Ngayon ay nakapag-file na ba kayo ng case laban din dito kay lola? Hindi pa po. Tay, kailan niyo po nalaman itong pangyayari? Nalaman ko po dung sa pamangking ko po na nagsabi sa kanila itong mga anak ko. Ano po ang naging reaction po ninyo nung nalaman niyo po na gano'n yung ginawa ng kanilang lolo sa kanila? Siyempre po, ma'am, masakit dahil po ginanto po yung mga anak ko. Matagal na po pala niyang ginagawa yan sa mga anak ko. Gusto po talaga makulong po siya para pagdusahan niya po yung ginawa niya sa mga anak ko. Nakausap mo ba si Bianan mo dahil lumalabas yung nakausap ni Idol ay kinukonsente yung ginawa ng kanyang kalivin partner? Opo, kinukonsente niya po. Nakausap mo ba itong si Lola Merla? Hindi ko na po kinausap. May pagkakataon ba na nakausap mo rin itong lalaki, itong si tatay? Hindi na rin po. Nagsumbong ba yung dalawang bata sa'yo? Nagsabi rin po sa akin, ginawa po sa kanya. Yung pong 12 anyos kong isang panganay, ayun po, matagal na po daw niyang ginagawa sa kanya yun. Tapos tinatakot po na huwag daw po magsusumbong. Papatayin po daw sila. Tapos ito naman pong isa, linalamas po daw yung parte ng katawan niya. Ilang taon na po ba itong si Lolo? 70 plus ganyan, pataas po. Malakas pa? Oo, malakas pa po. Kasi minsan nakakapag-wilder pa po yun eh. Kadalasan po kasi yung biyanan ko na yan, maaga pa lang po maalis na. Naghahanap po ng makakalap na gulay-gulay sa bundok. Kaya po ang naiwan, yung pong asawa niya. Nung nandoon pa po ako na nagsasama po kami nung nanay ng mga bata na to. Ito pong panganay ko, may napapansin po ako sa kanya na kakaiba. Umiiyak po lagot.
lagi. Tapos minsan sinasabi niya magpapakamatay po siya. Kasi po yung panganay ko po ito talagang medyo kulang, kakulangan pa po yung kanyang pag-iisip eh. Sir, ano ang mensahe mo dito sa dalawang bata? Sana po kahit ganyan po yung nangyari sa kanila, malalagpasan din siguro po nila yan. Lagi ko po silang sinasabihan na mag-aral po silang mabuti para po sa kanila din. Mahal na mahal ko kayo, nak. Kasi di nyo lang kasi ako pinapansin minsan eh. Sana lang mga pangaral ko sa inyo. Dapat sundin nyo rin ako para sa inyo din yan. Mahal na mahal ko kayo, nak. Tandaan nyo yan. Kaya ilalaban ko to. Lalaban namin ang titam yung ginawang kayo upang sa inyo ng lolo ninyo. Maraming po kita po. Maraming salamat po ba. Maraming salamat din po ito. Dahil tinulungan nyo din po kami. Kahit nakulit po kami, hindi nyo pa rin po kami pinabayaran. Nandyan pa rin po kayo para sa amin. Mahal na mahal kita, lagi mong tatandaan yung pangaral namin sa yung tita mo. Huwag ka laging ano, mahal na mahal ka namin. Salamat po, tas at tinulungan niya din po kami. Inampoy niya din po kami kahit makulit po kami, nandyan pa rin po kayo sa amin. Sana lagi niyo po kami gabayan. Kahit makulit po kami, sana po huwag niyo po kami iwan. Dahil maaga po kasi po kami nawala ng nanay. Sa ngayon po na naghahanap po kami ng nanay. Salamat na. Maraming salamat po. Salamat din po ta dahil po tinulungan niyo po kami ni ate sa reklamo po ng mata, sa lolo po namin. Dahil po kung wala po kayo sa dyan po, ala din po tutulong sa amin. Mahal na mahal ko kayo. Nandito lang ako para sa inyo. Ako na lang ang tatay, yung mama ninyo. Kung kayo papabayaan, iingatan ko kayo. Mag-aral po silang mabuti. Hanggat may tumutulong po sa kanila, hindi ko po sila papabayaan. Nandito lang po ako para po sa kanila, para gabayan po sila. Dahil ako na po yung tatay, yung mama po nila. Kamusta naman ang pagtira niyo dito sa bahay ni tita? Okay naman po sila. Okay naman po yung pagsasama po nila sa amin. Nabanggit ni Nanay Ledeline na nung based sa medical legal, ikaw ay buntis. So, buntis ka ba ngayon? Hindi naman po. Okay. Ma'am, ano po ang resulta ng kanyang medical legal? Sabi po sa amin, sa hospital, negative naman daw po siya. Okay. Yun lang po yung mabas na ano, meron po siyang blunt force. Willing ba kayo dahil ito pong si Lola Merla ay makikipagharap daw po sa inyo sa barangay? Willing po ba kayong kausapin sila? Paunlakan yung kanilang imbitasyon? Opo, ma'am. Okay, tanungin natin si tatay. Opo, ma'am. Ngayon po, atay, nabanggit ni nanay na sinasaktan din daw pala yung dalawang magkapatid. Itong si Lola, kakasuhan niyo rin po ba itong si Lola? Pwede na rin pong isama po para po mapagdusahan niya rin po yung mga ginawa niya sa mga anak ko. Sige, ngayon sir, diretso tayo ng MSWD para for counseling and assessment sa police station at sa barangay para pagbigyan niyo yung nabanggit ni Lola Merlan na gusto daw niya kayong makausap. Okay? Good afternoon po ma'am. Andito po kami kasama yung dalawang magkapatid, yung kanilang tita at tatay para po ma-refer po sa inyo at mapa-counseling po yung dalawang bata dahil po nagkaroon daw po sila ng trauma sa nangyari. At gusto rin po namin malaman ano po ba yung maaaring maitulong ng MSWD po natin dito po sa dalawang bata. Kahapon po nagkita po kami ng tita niya. Nagpunta po dito sa office at in-interview ko nga po siya. Ngayon inano po namin siya ng financial assistance para sa pag-attend
nilang hearing, may magastos po sila, yung pamapamasahe. Kung kailangan naman po ng additional, ano, halimbawa naghahanap po ay sila, lack of capital, i-re-recommend po namin sila sa self-employment. So po, ngayon sa trauma po, dahil sa panahon po ngayon, yung Maribelis, marami kaming ano dyan eh, yung COVID cases. Ngayon dito sa BGS, sabi ko nga kahapon sa kanya, kung kailangan ng psychological ano po yung mga bata, i-re-repair namin sa BGS. Base po sa interview po ninyo sa dalawang bata, ano po yung lumalabas po na assessment po ninyo sa kanila? Ayun ma'am, during the visit po kasi sa kilatita po nila kasi nakikitira po sila. Okay naman po yung dalawang bata pagdating po sa tirahan po nila, maayos po yung support na binibigay po ng tita. Yun po yung nakita ko during the visit. And medyo malungkot lang po, of course, yung mga bata dahil po sa nangyari and medyo takot. May recommendation po na for psychological assistance po sila. Ma'am, magkano po ba ang financial assistance na marireceive po nila? Ang ano po initial, bibigyan namin lang 5,000. May pag ano po, after ano noon, pag medyo kasi continuous yung hearing, pwede pa po silang i-recommend noon. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako ng marami po sa inyo. Dahil po tinutulungan niyo po kami para po sa kaso po ng anak ko, para po tuloy-tuloy po na agad pong makulong yung umuha po sa kanila. Papasalamat po ako sa inyo marami. Good afternoon po ma'am. Ano po ba ang status po dito po sa ating station ng kanilang kaso? Bali all in all ma'am, filed na po yung case natin. Meron tayong dalawang case folder dito. Filed siya noong September 18. Ang nangyari kasi is matagal yung span time ng reporting ng case. So ngayon po, yung nangyari is regular filing po siya, which is na kasalukuyang nasa labas po ngayon yung suspect. And then aantayin po natin na mag-issue na lang ng warrant of arrest yung court para mahuli po natin. Ano ho ang final po na case natin laban po dito sa suspect? Bali, yung sa allegation po ni yung una po is the acts of lasciviousness in relation to RA 7610 at yun naman pong kay is yung rape in relation to RA 7610. Parehas po kasi silang minor. Ngayon po ma'am, base po sa medical legal, ano po ang lumabas na resulta? Nakita naman po dito sa medical legal na may meron ng penetration, ibig sabihin may mga healed laceration, ibig sabihin positive po na nagalaw po yung mga bata. Maari din ba ma'am makasuhan din itong si Lolo ng child abuse kasabay din nung rape case na final po natin sa kanila? Kasi bali nauna na kasi yung rape case tsaka acts of lasciviousness. So ngayon, kung magpa-file pa tayo ng additional case, pwede additional case po siya. Kailangan ng panibagong salaysay para sa kaso. Ganito po yan ma'am. Nung pumunta po kami sa bahay, tapos po tinitignan po namin kung may pagkain po. Binabawalan po ako ng lola, tapos pinaso po niya po ako ng benching ko. Pinagpapalo-palo niya po kami kahit saan po. Tapos po, minsan po, nagkakaroon po kami ng pasa. Nagsusumbong ka ba sa mga pagkakataon na sinasaktan ka? Di naman po. Kailan yung huling pangyayari na sinaktan ka ng lola mo? Simula po, namatay po yung mama ko. Sa ganyang instances, pwede naman natin siyang ipasok kahit na sa psychological or emotional. Idadagdag lang po natin yung mga pananakit sa inyo. Kasi hindi lang naman physical yung nasasaktan sa iyo. Emotionally, which is kailangan po nating makapag-provide ng assessment or evaluation na kayo ay psychologically abused. Pati ba yung kapatid mo, sinasaktan din ba? Opo. Ano po, minsan po, pinagpapalo po siya ng malaking pamalo na mataba po sa mga katawan niya po. Tapos po, minsan po, dinuduk-duk niya po sa lupa. Tapos sinasampal niya po sa bibig. Tapos po, yung punso po namin, sobrang sinasaktan niya po kahit wala pong ginagawa yung mga kapatid ko, sinasaktan niya pa rin po. Tapos po, pinagmumura-mura niya po kami. Ma'am, so ano na lang pong advice niyo po sa family, sa tatay at sa tita po na nag-aalaga sa dalawa? In case yun po yung sinasabi ninyo na medyo natitreaten kayo kapag sumusugod yung lola, basta hingi lang po kayo ng police assistance sa barangay or pwede sa police. Ngayon po ay nabanggit po na maghaharap daw po sa dito sa ating barangay. Pero sa ngayon kasi wala pa po si Lola. So pupuntahan po natin. Sige po, sunduin po natin para malaman natin kung ano talagang katotohanan. Kasi hindi natin alam kung ano talagang nangyari. At sa amin naman po, bilang barangay captain, kasama ko po yung mga konsyal ko, di po natin tinotolerate yan o kinukonsyente yung mga ganyang bagay. Narle! Opo! Lang!
Tara na po sa barangay La. Andun na po yung apo po ninyo. Gusto po kayong makausap nung tita at saka nung tatay. Opo. Tara po, mayroon po tayong sasakyan, Nay. Andyan po ba si Tatay Manuel? Ito po eh, nangihina. Tutulog po siya. Oh, ito po. Ayan. Hoy, may tao. Hello po, Sir Manuel. Hello. Kamusta po kayo? Ito, awang Diyos. Pwede po ba kayong maimbitahan sa barangay? Kung yung misis ko na lang, pwede kaya. Alam mo, Mang Manuel, para ma-interview ka, malaman yung side mo kung paano. Meron naman service eh. Alalayan ka naman ng barangay. Yatid ka namin. Yatid ka naman namin dito. Oh, sige. Oh, yun. Sige po. Lola, ito po ang bahay po ninyo. Opo. Dito po ba natira yung dalawa ninyong apo? Ito po dito sa anak kong isa, dito sa pangalawang bunso, kaila Monet. Diyan po yung mga apo ko nung mga dalawa o tatlong buwan siguro, mula nung namatay yung nanay nila. Minsan po, natutulog dito yung dalawang bata, saan po sila nakahiga? Ala po, doon po may kwarto po sila doon, nakaiwalay po yung mga babaeng yan, tsaka yung mga lalaki doon sa bahay nila doon sa agaw. Yung pong mga kapatid niyang lalaki, doon po sila. Ang mga babae dito po. Kaya tayo narito upang malaman natin ang katotohanan kung ginawa talaga ng asawa mo yung binibintang nila. Nanay Merla, naniniwala po ba kayo na minoles siya po ng kinakasama po ninyo, mga apo ninyo? Wala po akong alam doon eh. Hindi ko po alam. Naniniwala po ba kayo? Hindi po. Dapat po yung apo ko, nagsabi po sila. Mo lang. Meron na rin nagsalita sana dito. Sana po nagtapat po yung mga apo ko na, Lola, si Lolo may ginagawa sa akin. Ganun dapat. Eh kaso wala po sa amin eh. Paano pong mangyayari yan? Hindi naman po ako nakapirmis din dahil palagi akong wala. Nagtitinda ako, maalis ako, iwan datnang ko itong matanda. Gagawin niya yung pagwala ka. Yun ang sinasabi ng mga bata. Pagka wala ka, doon niya ginagawa yung kahayupan niya. Binaboy niya yung mga apo mo. Dapat siya yung kampihan mo, hindi yan. Hinabot pa yung anak ko sa ginawa mong yan. Mabubulok ka sa kulungan. Palagay ko hindi ako mabubulok. Talagang tutulang yan. Ba't niyo puminolosa yung dalawa po niyong apo? Nagawa saan? Wala ka naman sa bahay namin ah. Sinungaling ka talaga. May nagsalita na nga, meron nang nagsabi na ano, nagpapatunay na pati yung mama nila, minolestya mo, nakulong ka na. Meron nang lumitaw, meron nang nagsalita. Wala kang isip, mamatay ka na lang, matanda ka na, ganyan pa yung ginawa mo. Mamatay ako, hindi naman ako pwede hindi mamatay, mamamatay ako, basta yung totoo lang. Dahil makakaano pa ba ako, ganyan ang lakas ko, ay nako. Sige, mamatay sa kulungan to kung ano yung mangyari nito, kung siya sa inyo. Tanging Panginoon Diyos lang ang siyang uusig sa inyo niyan. Hindi taong managkakasala lang. Ganyan ang gawain nyo, pinatigas nyo yung mga kasinungalingan nyo, tinakot kayo, binibras ang isip nyo, na ganun ang gagawin nyo, ganun ang sasabihin nyo. Sige, handa siyang magpakulong. Total, matanda na eh. 80 anos, maaasawa ka pa nito. Pagdusahan yan. Dapat niya lang talaga pagdusahan yan. Habang buhay niya hanggat di siya namamatay. Kapag nang may nangyari dyan, kayong mga apo ko, hindi ko kayo mapapatawad. Tama ba yung ganyan na pag-aasal mo? Apo mo yan eh. Laman mo yan eh. Kayo po ang dapat hindi patawarin ng mga bata kasi kinukonsente niyo po yung ginagawa ng kinakasama po ninyo. Imbis na ito pong mga batang kampihan niyo, eh itong kinakasama niyo po yung kinakampihan niyo. Sinungaling, lalo na siguro ikaw sa'yo nang galing yun eh. Dugo mo yan eh. Mga kapatid, 15.7 na po tayo sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa YouTube channel ni Idol Rafi, Rafi Tulfa in Action YouTube channel. Meron pong 15.7 million subscribers, okay? Huwag niyo pong kakalimutan na pindutin yung bell button sa gilid and syempre select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfa in Action YouTube channel. We are 15.7 million stronger. Salamat po at dahil po sa inyo, ito po, nagkaroon tayo ng puwersa
para mabigyan ng boses ang mga kababayan natin na naapi, na agrabyado. Magkakaroon na po tayo ng lakas upang may pagtanggol, may paglaban ng kanilang karapatan. Mabuhay tayong lahat.